Hello, welcome back. So, yun, hello mga ka-MTB. So, ngayon, share ko lang tong weapon ambush pedal ko. So, after 5 months, eto na siya. Actually, binaklas ko muna siya dati sa bahay bago ko ipakita sa inyo. So, eto siya. Eto siya ngayon. Diyan is mukha siyang smooth, actually. Pero, kasi nagrasahan ko na yan bago ko siya ilagay dito. Bubuksan ko lang siya ulit bago ko i-dispose. Papakita ko yung ano niya, yung loob niya, para may idea rin kayo. So sa ngayon, ano yan, tig dalawang bearing na lang yan sa kabila. Pero actually, 3 bearing yan kada pedal. Ayan, ito siya ngayon. Dati gold yung bolts niyan, gold yung bolts niyan dati. So ngayon naging, ayan na, stainless steel na siya. Nabura na yung ano niya, anodized gold dun sa spike or dun sa may bolts. And ayun na siya. So hindi naman siya totally nag-fade. And nagamit ko lang siya 5 times a week. So yan. So pag bubuksan nitong end, parang end cap niya, actually ano yan, luwag is counterclockwise. And counterclockwise lang siya. So para akong iingot dito, hindi ko mabuksan na maayos. So ayan siya. Yan yung una. And then naayos ko pa yung camera kasi nakababa. So ayan siya. Yan yung una. Unang cap. Yan yung cap sa dulo. And then yung susunod ko dito is yung pagtanggal nung nut sa axle. So ang gamit ko dito is 8mm na socket. 8mm siya. So ayan. So kapag luluwagan to, is ang pagluwag nito is clockwise yung ikot, sin clockwise. Yan, ayan siya. Oh, ayun. So gamit ko lang to lagi. Yung pedal na to is po pang bike to work ko lang naman. So since i-dispose ko na to kasi hindi ko na gagamitin, at sira na rin kasi yung isang pedal, papakita ko na lang din yung laman niya. Inulit ko lang. Ayun. Ayan yung nut niya. Kasi dumikit kasi naka ano, may grasa yan. Ilang days pa lang yung grasa niyan. So, dyan yung bearing doon sa may dulo ng axle. Yung maliit. Basta sa ano siya, sa dulo. So, yung bearing na yon actually, pwede siyang i-service. Kaso, may problema kasi doon sa bearing na yon. Sa unahan yung maliit, ano siya, para siyang disposable. Kasi once na nabuksan mo siya, mahirap na siyang ibalik. Kasi yung lock on yung snap on na lock ring niya is hindi na mababalik. So yan. So usually dalawang bearing sa may ano, dun sa may crank side, then sa dulo is isa. So yun siya. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Yan, tatanggalin ko lang muna yung bearing dun sa loob. Medyo matagal ko rin nagamit. So, pero hindi ko pa siya nagagamit sa trail actually. Hindi ko pa siya nagagamit sa trail. Gusto ko sanang gamitin kaso wala akong time. Kasi yun nga, 5 days a week yung pasok. Tapos sa day off, maintenance ng bike o kaya alaga ng aso. Yan. So yan siya. Yun yung unang bearing. So dito yung kakalasin ko lang yung isa dyan. Same process, kung paano ko kinalas yung isa, ganun din sa isa, sa kabila. Same lang sila. So, yan, natanggal ko na yung isa. So, ito yung axle na, ano, nagka-problema ako dito sa isang axle. So, yan yung sa left ko, left na pedal ko yan. Yan, so, yun. Bali, tatanggalin ko muna yung bearing dyan kasi na-stuck na siya dyan. Ayan, tanggal ko na.
Then, yan. Ipapakita ko dyan yung ano, yung arrangement ng bearing. So, three bearings naman siya. Legit na three bearings. So, dyan. Dyan siya. Yung dalawang mas malaking bearing niya. So, nasa crank side. Sa crank arm side pala. Sorry. Yan. Yan yun. Dalawa dyan. Then, isa yung nasa dulo ng axle. Okay. Hirap kunin kasi puro grasa. Yan. Yan siya. Yan. 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 Yan yung arrangement niya. Yan siya. So, yun. Pinaligo ko siya sa grasa dito kasi napakaganit niya gamitin nung time na yun. Tagal ko rin kasi hindi na maintain. So, nasira ako rin. Tsaka medyo mabigat din ako. Yun din siguro yung isang reason. Kaya ano, kaya nadurog ko yung bearing siguro. Aside from dun sa lack of maintenance nung time na yun, kasi hindi ko pa alam kung paano i-maintain tong bearings nito. Yung ngayon, yan. Tinapakita ko lang sa inyo ngayon kung yan, kung ano yung itsura niya. So yan, dahil papakita ko muna ano, yan lang yung ano, sa assembly lang. Assembly lang to. So, yung pag-lock niya is clock, ano, ay mali pala yung sinabi ko. So, sorry. So, yung pagluwag is clockwise. Then, yung paghigpit is counterclockwise. Yan, sorry. Yan siya. Counterclockwise yung higpit. Yan, mali pa yung nakuha ko. So, yan. Nakita ko lang muna dyan yung assembly niya. Yung pagkaka-assemble. So, yan siya. Yan. So mukha lang siya maganit dyan kasi hindi pa nakakabit yung cap niya. Tatanggalin ko kasi siya ulit. Para lang makita ulit yung ano, loob. So ito yung ano, yan yung nasira ako na axle. So dyan naubos yung bearing ko. Na isang pares. Hindi ko alam kung bakit. Na actually nung tinanggal ko 'yan dati sa bahay, wala na. Nandiyan na parang nakadikit lang siya. Parang na welding ganun. Siguro sobrang init siguro. So, dahil sa friction siguro nung pagpa-jack ko. Kaya ganyan. Ayan. So balik tayo dun sa ano, dun sa matinong pedal ko. Yan. Yung hawak-hawak ko. So, kakalasin ko na lang siya muna ulit. So, again, pagluwag is clockwise. Yan. Yan siya. So, tanggal na lang muna ulit. Do okay naman siyang gamitin. Kaso, yun nga, siguro dahil manipis lang talaga yung bearing, hindi ko siguro na maintain na maayos. Kaya bumigay siguro yung bearing siya na ubos or nadurog. Kung ano, siguro mas magandang gamitin tong pedal na to kung medyo magaan ka. Pero sa gaya kong mabigat na laging pwersado yung pagpa-jack, siguro mas maganda siguro kung bumili na lang ng pedal na mas matibay-tibay compared dito. Ayan. Tapos tinatanggal ko siya ulit para ano. Tapos ikakabit ko lang din ulit mamaya. Ganyan ko lang siya tinatanggal. So, wala kasi yung pantanggal na ano eh. Yung isa. Yung pang parang bearing puller ba tawag doon. Ewan ko kung ano yun.
and inaano ko na lang siya yung parang sinusundot-sundot ko na lang para iluwa siya nung ano nung pedal. Yan, yan siya. Ganyan na siya. Ganyan siya pag na ano, pag na disassemble, ganyan itsura niya. So, kaso dito puro grasa lang. Yan, kakabit ko na lang siya ulit. Yan. Parang Peter na yung pinaka step by step na pagkakabit niya. Ayan. Mas maganda kung ikakabit siya ng nakapaganito. Mas maganda kung ganyan. Ilalagay muna siya sa axle. Pero yan, ito, tatanggalin ko lang din ulit yan. Yung, ito, toto. Yung bearing na maliit sa dulo. Pinakita ko lang dyan yung layout niya, ng bearing. Yung mga bearings pala, arrangement ng bearings, sorry. Ayan, yan siya. Supposedly, dapat ganyan. Tapos, yan ulit yung sira ko na axle. Ayan. Naging makapal yung bandang gitna niya. So, ito, yan yung matino. Ito, yung hawak-hawak ko na to. Ayan, didispose ko na kasi yan. Dispose na yan. So, yun. Yan siya. Yan siya lahat. Kakabit ko na lang siya ulit. Kakabit ko na lang pala siya ulit. Na, para pambuloy na ewan. Ayan. So, pasensya na, voice over lang ako ngayon kasi nahirapan ako dun sa ano dun sa isang recording kasi nasa opisina kasi ako eh, so inaano ko na lang, voice over ko na lang. So ayan, yan siya, ganyan na yung pagkakabit niya ulit. So mas madali siyang ikabit kapag nakasalpak yung bearing dun sa axle. Tapos yan yung isa, yung last, pinakamaliit. Then next yung nut. So yun, yung paghigpit is counterclockwise yung paghigpit. So mas maganda dyan kung ano, mas maganda rito kung mahigpit na mahigpit talaga. Pero wag yung tipong mahigpit na yung malulost thread. Lost thread. Ayun. Yan. Ganyan lang siya. So, yun. So, 8mm na socket yung kailangan dito sa weapon ambush para dun sa nut. Yan na yung end cap niya. So, yung pagsara naman ng end cap is clockwise. Sa lungat dun sa ano, sa nut na kinabit dun sa loob. Siya. Yan, yan. Tamang higpit lang din. As in, mahigpit. So, yan. Yan na siya. Yan na yung pagkaka-assemble niya ulit. So, kung balak niyong iservice yung weapon ambush pedal niyo, pwede nitong gawing reference. So, ingat. Ingat mga ka-MTB. Ka